guys, naiiyak na ako dito. Hindi naman sinabi na tutulo talaga yung luha. Waiting na lang ako sa check-in. Fighting! So, tapos na ako sa immigration today and medyo mahigpit yung immigration kasi kailangan ko magubad ng sapatos and ngayon papunta na ako sa aking gate. Gate 14 ako, 7:30 ang flight ko and this is my first flight without my family kaya ang lungkot niya. Land namin sa Vancouver kasi ito yung point of exit mo. So, lahat na maglaland dito, kailangan mong kuhain yung luggage mo and then mag-check-in ka. Ako, may flight ako at around 7:20 pa Winnipeg and then hindi, yun, inaantay ko yung luggage ko. Tapos, ang tagal dumating, yung una, yung isa lang yung dumating. Tapos nun, yung pangalawa kong luggage, hindi siya dumating. So, ayun, nai-stress na ako. Then, may nag-ano sa akin, may lumapit na sa akin. Kasi nga, ang tagal ko na doon. Tapos, ang sabi niya, gumawa daw ako ng form na, ano nga, parang hindi nakarating sa akin yung luggage ko. So, sabi ko, ano naman assurance ko na may babalik sa akin yung, ano, yung luggage ko. And then, di ba, ayun. Edi, ayun nga, gumawa akong form. Then, tinakbo ko from international na airport to domestic airport. Sobrang layo pa rin. Pero hindi ako nakahabol dun sa 7:20 flight ko. And then from 7:20 to flight ko naman, di ba hindi na nga ako nakahabol. Nagpa-rebook naman ako. And then yung sa WestJet kasi ko. Dun sa WestJet naman, ang sabi sa akin na pumunta naman daw ako ng PAL kasi wala na nga daw silang flight for today, tonight. E di, sabi ko, kung pupunta pa ako sa PAL, ang layo na naman ng lalakarin ko. Pagod na ako, hindi ko na kaya. As in, wala kasi kung water. Na sa plane pa lang, nang bumibili na ako ng water, kaso ayaw nilang magbenta, wala daw silang water doon. Kailangan mag-refill ka lang ng konti. E, small cup lang yung binibigay. O, di ba? Wait lang. E di, nandun ako sa WestJet, sabi niya, pumunta daw ako ng PAL. Eh, ako naman, ayoko na pumunta ng PAL. And then, chinek ko na lang sa net kung meron PAL na ano. Kasi yung PAL, partner siya sa Air Canada or sa WestJet. Then, yung Air Canada, may attendant siyang flight. Ang gagawin niya is, mag-flight ako to Calgary, then saka ako magmamanitoba. E di, sobrang pagod ko na lang. Pagod na nga ako, di ba? Ang nangyari na lang, sabi ko, mag-aantay na lang ako dito sa airport para sa 9 o'clock na flight ko tomorrow pa Winnipeg. So, ayun.
Pero yung luggage ko, hindi ko pa alam kung makukuha ko siya. Pipila pa ako sa PR kasi tawag niya sa Philippine Airlines. So, pipila pa ako sa Philippine Airlines. Siguro kaya ako dinelay kasi para makapag-vlog pa ako, you know? Kasi sobrang tarantang-taranta na ako kanina. Mag-isa lang ako, tapos wala yung luggage ko. Buti lang nakakuha ko ng study permit. Sobrang bilis ko lang sa study permit. Eh, yung ibang tao doon, nauna pa sa akin dumating and hindi pa nila nakukuha. Wala na akong magawa sa airport, tapos ano, 11:42 PM pa lang, gusto ko magkape kasi wala na akong mabilhan. Lord, ano nang gagawin ko? Wish me luck. Kaya natin ang fighting. Hey guys, so ngayon 4 AM na, maghahanap lang ako ng food and then magche-check in ako if available na yung gate namin. Bali, flight ko siya to Manitoba, Winnipeg. Sarado pa yung Wendy's. Nagugutom na ako. Bali, ang itinerary ko is itong Thai Hang kanina. Kasi yun na lang yung available. And hindi ko siya nagustuhan. Sobrang kakaiba yung lasa niya. Ito nga yung naabang ko. Hindi ko alam kung what time siya mag-open. Sana mag-open na sila kasi I'm hungry. Grabe na din yung antok ko kasi nag-arrive kami dito at 5 PM and then ngayon 7 AM na, wala pa din akong tulog. Tapos ayun, wala pa din akong tulog, tapos gusto ko na humiga sa kama kasi yung flight naman namin 12 hours kami nakaupo lang sa likod. So ayun, hinahanap ko na yung kama, namimiss ko na yung kama ko. Konti na lang.